It's my Hello mga katropa farming, bali i-update ko po kayo dito sa ating babuyan. Tayo po ay nagpapahukay na dito sa ating babuyan at magsisimula na po tayong ayusin itong ating kulungan kasi po medyo sira na po itong ating kulungan. Ito po yung ating mga materyales na mga nabili na po. Nakabili na po tayo ng bakal, graba at saka po buhangin, pero yan po ay kulang pa. Pag po mauubos na, saka na lang po ulit tayo bibili kasi wala po tayong pag-iistakan dito. At saka po tayo ay nakabili na rin po tayo ng mga hollow blocks. Bukas po ang dating. Bali, may good news po ako dito sa inyo na mayroon na po akong kalapit babuyan. Ito po yung ating kalapit babuyan dito sa ating babuyan. Ito po ay bali ay kay Boss Donkey sa aming tropa. Bali, nagbili po siya ng 5 puting baboy. Ito po yung malalahi na mga baboy. Bali, ang bili po niya ng kada isa ay 5,200 kada isa pong biik. Kung papansin nyo naman po ninyo ay napakalalaki at napakahaba po ng kanyang katawan. Halos kulang-kulang pong 15 kilos ang timbang daw po na rin. Kung ikukumpara po natin sa ating mga native pig na hybrid ay talaga pong malaki po ang pagkakaiba ng mga hybrid na mga baboy po. Napaka, kung pagamastan po ninyo, napaka haba po talaga ng katawan at talaga pong malalapad ang likod nila. Yan po mga katropa farming, bali obserbahan po natin ang paglaki na obserbahan po natin ang paglaki nitong mga baboy na ito. At saka po dun sa ikukumpara po natin sa ating alagang mga native kung alin po, kung ano po yung pagkakaiba nila, tapos po sa expenses po ng pagkain ay aalamin din po natin kung gaano po ang makukonsumo nitong 5 bago po ma-harvest nila, hanggang ma-harvest po nila aalamin po natin. Napaka sisigla po. Bali, ito po ay karating lang po nito kay ng umaga. Bali, hindi pa po niya masyadong pinapakain ng sobrang dami. Bali, inutay-utay pa lang po ng may-ari ng baboy kasi baka daw po manibago at pag binigyan po ng marami, baka daw po magtai. Kaya ang binibigay po nila ay padakot-dakot lang po muna. Tapos gunting tubig para hindi daw po manibago kasi kararating lang daw po na rin mga baboy. Tayo po ay papanoodin po natin ang kanyang pag-aalaga nitong gantong uri ng baboy para po tayo ay magkamayroon ng idea para po kung sakasakali na gusto natin mag-alaga ng mga gantong uri ng baboy ay mayroon po tayong basihan sa pag-aalaga nang sa ganun po ay tayo ay matuto. Siguro po i-update ko rin po kayo dito sa kanyang alagang baboy kung gaano po kabilis lumaki ang mga gantong uri ng baboy. Yan po, bali nakakatuwa po kasi meron na po tayong kalapit babuyan dito. Tayo po ay pag nagpapakain ay meron na po tayong makaka-jamming. Tapos po, meron na rin po tayong magiging kakwintuhan pag po habang nagpapahinga. Ang ano nga po pala niya dito sa kanyang mga baboy na ito, bali ang plano po niya yung 4 lang po ang kanyang ibibinta, tapos po yung isang inahin ay kanyang gagawing inahinin, nang sa ganun po ay maparami rin po niya. Bali, matagal na rin po silang nag-aalaga ng mga baboy ng ganitong mga uri. Kaya po sila ay natigil ay gawa po ng mga yung dumating na sakit ng baboy na napisti daw po yung kanilang mga alagang baboy. Marami po silang baboy na namatay kaya po natigil sila. Ngayon lang po ulit sila nag-start. Magsisimula po ulit sila kasi wala, maganda na daw naman po ang panahon at wala na daw po yung sakit ng baboy. Kaya po ito ay ito po yung una nilang panimula ulit. Thank you.
Pwede ka maglagay ng drinker dyan. Nakakatuwa po talaga ang pagmasdan nila. Napakaganda po ng kanyang balahibo, puting-puti. Hindi po katulad ng ating mga alagang mga nitigpig ay napakadudungis po ng ating nitigpig. Kasi sobrang init po ng panahon ngayon ay gusto po laging lulugmok sa lupa at nag-uumbang. Kaya po laging medyo may putik yung balat ng ating mga nitigpig. Ay itong gantong mga malalahi naman daw po ay sabi po sa akin nung katropa ko na si Busdong ko ay hindi daw po pwede yung mga gantong bata pa lang sa lupa kasi makakakuha daw po sila ng mga bakterya, baka daw po magkasakit at magtaip po ang mga gantong uri ng baboy. Ito po pala ay medyo masilan, tapos po siya ay may mga ginagamit ng mga pang-ingit, yun po yung pagkakaiba ng nitipig at saka po ng malaking baboy, may mga ingit po mga tinutrok sa kanila. Ang kagandahan po sa mga nitipig ay medyo madali pong alagaan, tapos matibay po sa mga sakit kahit po alpas lang sila, kahit pabayaan natin ay kampante po tayo. Hindi po katulad na rin na pag nakalpas po yan at saka po nag-ano sa mga maduduming mga lupa ay may posibilidad po na magkamayon na sila ng sakit. Ayan po mga katropa farming, bali tayo po ay magkapasalamat na sa mga sulid na mga sumusuporta at saka po sa mga silent viewer at saka po sa mga OFW. At saka po ako po sa inyo hihingi ng pabor at ako po ay mag-alambing na pa-like and share po at pa-subscribe at pindot na rin po ng bell button para po lagi tayong updated sa ating mga video ang gagawin. Maraming salamat mga Katropa Farming. Bye-bye!